Magbablog ako. Yan. Wala nang ayos, ayos. Ngayon ko na diretso na. Tignan natin sa loob. So, ano nga bang model itong binili ko? So, clear. Clear lens. Ano nga bang model ang ipinalit ko sa DXR 1000? Kung muna nga. Ito yung GT Pro Matte Black. Nga. Dilim. Ay. Aya. Oh! Ang haba ng ano, spoiler. Oh. So ito yung gusto ko rito. Oh, kasi meron siyang spoiler. Ayan, hindi ko na kailangan maglagay. So maangas ang datingan. Dalawa na yung visor. Yeah. Uli. Yes, ang size nito is large. Large kasi yung ano ko eh. Ulo ko. Then yung ano nito, yung lens niya, paparehas ng GSX. So, pwede sila magpalitan. Ayan, ito yung lock niya. So, pwede sila magpalitan ng GSX. Ayan. So, ganito siya pag tatanggalin natin. Harap pag magsa lang. Yun, pumitik na siya. Tanggal na siya. Subukan natin yung lens ng VXR. Sabi nila kasi pala yung smart. Correction, hindi pala VXR. Lens pala ng GSX 3000. So check natin kung fit siya. Galing to sa GSX Turquoise Blue? Yes. Turquoise Blue. Turquoise Blue. So parang hindi sa fake news. Ayun, no? Masok. Masok siya. Ito yung lens ng GSX. Ano yun? So, totoo yung chismis na parehas yung lens nila. Ayan, parehas. Fit. So, kung meron kayong katulad dito na GT Pro, tapos may GSX kayo, pwede kayong magpalitan ng lens. 3 weeks later. Ito yung nabili kong Revo Visor sa Lazada. 875, no? Naka bubble wrap pa. Bubble wrap. Yan siya. AGB accessories. So yan, sana magkasya sa ano natin. Sa Evo helmet.
And so, hugutin natin sa box niya ang aking bagong helmet. Cross finger. Ano ba? Cross finger. Sana magkasya siya. Tanggalin natin. The moment. Ito na. Yan na! Ayos! Bukat natin. Wow! So, medyo kita ko pero ayos gila. Sobrang linaw. Para lang akong ano. Madilim dito sa amin. Ito yung normal niya pagka wala pang visor pag nakaangat, pero pag nakababa, ito siya. Yan. So parang gumanda yung view, ayun. Di ba ang ganda? Angat mo ulit. Oh. Baba. Yan, yan ang ano niya, tsura niya. Ganda oh. The next day. So kumpleto na tayo sa accessories ng helmet natin. Hindi matutuloy yung moto vlogging natin kapag wala nito. Chin mount, ano ba 'to? Ang chin mount sa helmet. Dati kasi ang ginagamit ko yung ini-strap lang. Eh medyo magalaw 'yun, hindi siya stable. So palit tayo. Pwede niyang consider 'to as upgrade. Ayun. Abit natin. Para anytime, kasi malapit tayo mag-GCQ. Anytime na may ride tayo, ready tayo. Nalagay natin siya dito. Yeah. Ba'y tsura nito? Ito siya. Yan. Yan. Yan o. Yan o. Go. So meron siyang 3M na ano ba ito? Ayan. 3M na sample. Mas madikit ito eh, itong pula. So dito natin siya ilalagay. Dito. Kailangan sure na sure na kabit ito. Ayan. Siyempre, meron tayong strap para sa security ng ano natin. In case lang na matanggal. Test muna natin kung talagang madikit. Kagaya nito, ayan. Sharan! Wow! Oh, diba? Sobrang dikit. Parang bulldog super glue. And shoutout nga pala sa Robotech visor lens ko. From Lazada. And also from Lazada. And yun nga pala, no? Ito yung gamit ko before. Yung nagbablog ako. Kaya lang, ang cons kasi nito is pag nilagay mo siya, nakabuka ito ng konti. Nilagay mo siya pag ganun dito. So, yung tendency, buka ng konti ito. Kaganyan. Tapos magalaw siya. Hindi siya ganun stable. Depende na lang kung paano mo i-attach para maging stable siya. Kanya-kanyang para na lang. So ito, gagamitin ko na lang siguro sa ibang helmet pa. So ito, tapos na! Install na siya. Ayos eh. Cool! Yan, ganyan siya yung hat. Yan, parang yan. Mas gusto ko kasi yung nakikita ko eh. Mula sa loob. So, just lang natin ng konti. Yan, kapis! Yan! Medyo mas mataas. Let's see. Eh, head lang na pa na. Yeah.
So ito yung final setup ko sa moto vlogging helmet ko. Ayan. Pwede na. Ginamitan ko siya ng combo cable. Ito. Combo cable yan. So naka-attach dyan yung dito yung sa battery, tapos sa mic. Ayan. Pagkaduktong yan. Ito yung sa mic. Ginamit ko yung mic ng cellphone para mas maganda yung output ng sound. Tapos dito yung yun nga yung attachment ng external battery o yung power bank para long lasting. Yun, ayos. And don't forget to subscribe WDC channel for more video and moto vlogs. Hanggang sa muli po. Bye bye. Hubad pala ako.